Hello, Mommy, and hello, everyone. Ano ba gagawin ko ngayon? Di ba nag-grocery ako? So, ngayon, i-arrange ko na sila sa fridge. So, if you wanna see kung paano ko mag-ayos ng fridge, then please continue watching. Yung fridge namin, makikita nyo kung bakit kinailangan ko na mag-grocery kasi talagang sobrang empty na siya. As in, chiden! Ayan. Yung mga nilang yun ang gulay. Pero as in, tingnan mo naman. Pupunasan ko lang. Although hindi naman siya madumi. Parang gusto ko lang siya punasan. Gusto ko lang yung inaano siya, pinupunasan siya bago ako maglagay ulit ng mga bagong mga pamilya na mga pagkain. Ayan, so ready na siyang lagyan. Ano ba unahin natin? Unahin natin yung juice. Actually, dito ako nilalagay yung juice. Diyan yung juice na. Ay, tumutulog siya kasi kapag ka. Matagal na siyang nakabukas, tumutulog. Lagyan natin ito. Nope. And then, what else? Ayan lang siguro na. And then, itong mga meat. Dito na lang natin ilagay yung mga meat. Pero minsan, ano yan, sa freezer namin nilalagay. Kaya lang, since naka-off naman ako ngayon, off ako from work ngayon. So, feeling ko, magagamit ko naman siya this week. Magluluto ako na magluluto. And then, ito, dito na lang siguro. Lagay natin yung mga grapes. Mostly kasi nga, gulay ito eh. Ito. Ay, hindi pala ako pwede maglagay dyan. Ito. Then may pa-organizer akong ganito. Dito ko nilalagay yung mga vegetables. So kaya dito sa isang tray dito na lahat ng pang ano niya, pang salad niya. So para isang ganun na lang ako. Dito naman yung pang mga halo-halong mga gulay. Ayan, ganyan siya. May lemon ako kasi nga bala akong maggawa ng pizza cake. Ayan. Hindi natin yung carrot dun sa isang tray. Pag-i ganyan. Nalagay ko lang siya. Then, lagay natin itong suede. And, lagay natin yung broccoli. Probably repolyo rin. Hindi kasha. Yun, nakasha. And then, dito sa isang tray na ganito, kung mamaya natin, dun sa isang tray, ano nyo ba makikita yung ginagawa ko? Ito yung gagawin ko. Hindi ko yung kasi ginagamit. Gusto ni Daniel sa kalit kasi yung yellow na pepper eh. Saan
Okay. Usually yellow na pepper. And then, asan na yung... Ito, beetroot. And... Wala mo sa... Kasama sa salad niya. Ito, kasama na kasi. Kasama. Okay. Ito makasama niyan. Yan. Nalagay siya ng cucumber. What else? Ito ba? And then, gagawin ko, lalagyan lang ako ng ilang pirasong tomatoes dito sa bay na to. Then, ilalagay ko to dun sa vegetable section. Para lang ano kasi, gusto ko lang ganyan na siya para pagka gagawa ko ng salad ni Daniel, nakaayos na. Diba? Isang hugutan ko na lang ando na lahat ng kailangan ko para sa salad. Yan. Ganda ng kulay. Iba-iba kasi. Kulay. Yan. And then, ano ba inalagay ko doon? Yun na siguro yung mga lemon. Lemon, tapos yung mga tira-tirang katulad ng ganyan, nabuksan na. So, para malaman ko na ayan, yun yung mga kailangan kong gamitin na kasi nabuksan na. Tapos yung mga bagong gulay na nakabili ko lang kahapon tsaka today, yun yung ilalagay ko doon sa ilalim, yung sa compartment, para yung mga stock. Okay, ulit dito. Para makita nyo yung ginagawa ko. So far, ayan na. And then, itong mga bagong stock na ko, dito ko na siya ilalagay sa drawer na to. Kasi hindi na siya kasha dun sa mga maliliit kong trays eh. Ayan. Laman na siya ulit. Ito na. Dito na yung ibang gulay. Yun. Tapos yung sa freezer, ang gulo niya. Ngayon kasi, kaya kami yung ganitong frozen meals kasi sa lola niya to. Siguro kanina din deliver to. So, I think kailangan namin siyang dalhin siguro sa lola niya. Baka bukas. Baka bukas dalhin ko yan. So, simulan natin yung pag-aayos ng freezer. Okay. Let's do this. Namin yung tinatay para matagal siyang tagal yung para tumagal pa siya. Tapos ganito, di ba isang tray ng chicken yon yung mga binibili namin. Pagka ano, pina-frozen namin, kanyari ganyan. Naglalagay lang kami sa isang bag ng, kanyari, dalawang piraso kasi yun lang naman yung makoconsume natin or makoconsume ni Daniel. Okay, ito, dalawang piraso ng pork chops. Para pagka dinifreeze, pag dinifrost mo siya, pag tinow mo, hindi isang buong tray yung i-ano mo,
i-defrost mo. Eh, minsan hindi naman namin kailangan. Madalas hindi naman namin kailangan isang buong tree eh. Ay, yan yung solution na ginagawa namin. Usually, lahat ng mga ganyan, mga meat, andito talaga yan sa first drawer. Kaso, ayan puno kasi nga yung sa frozen meals ni Granny. Pero ihahatid na namin yan tomorrow. Ayos-ayos na siya kumpara kanina. Pag ito nawala, mas maluluwag pa siya. So, yun lang. Yan. Yan siya ulit. Guys, ito nga pala yung parang nagsisilbi naming anong pantry. Isa, parang ganun din siya yung sa kabila. Pero yun kasi sa kabila, ano ba naman ito? Mga baso. Baso, ganyan. Dito, ang ginawa ko, nilagay ko yung mga supplies natin ng pagkain. Meron na naman kapares dito. Yung ganun ulit po. Yung mga pull out mo siya. Diyan lahat ng seasoning. Yan, para isang ano na lang. Isang dukutan na lang. Ang gulo ngayon ng pantry ko, pero ayusin natin. So, doon nakalagay yung mga tika sauce. Ayan, ayusin ko lang guys ha. Tapos pakita ko na lang sa inyo pagka... Ito kasi yan, gulo, diba? Yan. Yan, ilalagay ko yan doon. Ginagawa ko, inuurong ko yung mga luma. Pinukul out ko yung mga luma. Tapos yung mga bagong bili ko, yun ilalagay ko sa dulo. Diba? Para kung ano muna yung mga nauna kong binili, yun muna yung gagawin. Yan. Tapos ito na. Ayan, ito sa, hindi pwede mawalan yan dito kasi mga kaibigan ko, medyo may addiction kasi sila sa nachos. Ayan. Tapos ito naman. Ito naman yung nais natin ayusin, guys. Cream of mushroom ako doon. Tapos beans. Ito hindi ko alam kung gagawin ko pa dyan. Ba't kubili? Ayos na siya ko. Ayan dito. Ay, napatan dito yun sa taas. Di ba? And then, ito yung mga lalata natin nandito. Tingnan natin siya dyan para nakikita natin. Mm, para magkakasama na yung mga sauce. Mm. Ayun natin ito. Dyan. Okay, chup. Nakakain. Hindi kasi kasha eh. Ayun, di ba kaya na parang, dapat next time yung maliit na lang yung bibiling para malalagay siya dyan. Dyan ka na nga lang. Oh, ito mga ito. Hindi natin yan dyan. So, bakit naman kasi nandiyan yan sa labas? Hindi natin. Okay. Tapos, siguro, ano ko na lang dito. Sasalin ko na yung, eto kasi, eto, yan, basmati brown rice yan eh. Hindi ko siya masyadong gusto kasi parang ano yan, antikas niya. Siguro nga kasi, diba, ayan o, may coat pa rin siya ng brown. Eh, parang masyadong matigas para saan. So, itatry ko itong long green na brown rice. Okay, parang walang pinagkaiba sila dun sa ano, basmati. Oh, pareho lang. Loko ko nung ano na yun. Halos parang walang sila ng basmati tsaka ng long green. Ang joke. Okay. Medyo maayos-ayos na siya. So, ayan. Yan na yung pantry. Ako lang ba yun? Yung parang, alam mo yung pagka na-restock mo siya, parang ang sarap sa feeling. Parang fulfilling siya. Ayan. So, next naman, gagawa ako ng salad ni Daniel kasi... So, tara. Ito na tayo. Tangalian namin. Diyos ko, late na. So, ito.
Ngayon ko palang itatry ito. Basahin natin yung sa bucket kung paano siya lutuin. 220. 18 minutes lang siya sa oven. Lagay natin. So, habang nagluluto yung aking, naluluto yung aking fish fileton, gawin na natin yung salad ni Daniel. Tapos natin yung salad. May bread siya on the side. Nagawa ko na rin pala yung food ko. Ito. Ito yung fish na in-oven natin. Tapos, yung lettuce na binili natin kanina. So, tapos na. Ito yung kay Daniel, yung sa asawa ko. And then, that's mine. Kain tayo. Okay. Yun lang naman. Thank you guys for watching. Thank you, mami. Ayan na, nakita mo na ulit kung ano yung mga pinag-grocery ko dito. So, yan lang. See, till next time ulit. Hope to see you on my next video. Bye-bye!